Nung bata pa ako, excited akong makasakay ng eroplano. Pero ngayon, di ko na alam ang nararamdaman ko. Kung nalulungkot ba ako, o masaya ba ako. Malungkot dahil gusto ko pang makasama ng matagal ng aking pamilya. Pero masaya din dahil tinatawagan ako ng aking kompanya. Sa pag-upo ko palang sa eroplano, ang daming pumapasok sa isipan ko. Yung mga alaala sa pagbakasyon ko, lalo na yung masayang pangyayari. Nakasama ang mahal ko, kaibigan ko, pamilya ko. Ah, basta, parang gusto ko na lang ayaw umalis. Pero sa dahilan na wala pa akong saktong ipon, ay sinasakripisyo ko ang panahon na yun. At itinatanong ko na lang sa sarili ko, kung kailan pa kaya ako makakabalik dito. Kaya ang gagawin ko ay patuloy na magtiwala sa Panginoon at patuloy na magpasalamat sa nangyari sa aking buhay ngayon. Na kahit gaano man kahirap ang buhay, ay andyan pa rin ang ating Panginoon na handang umaalalay. Kaya isipin na lang natin na itong nangyayari ay para din sa atin. Kaya alisin na lang natin ang problema at sama ng loob para makapag-focus tayo sa ating mga pangarap. Na alam natin na ang pangarap ay mabot, siguradong masaya ang lahat. Kung napapagod ka ngayon, kaibigan, sa iyong buhay o trabaho, isipin mo na lang na ginawa mo yan para sa iyong pamilya. Isipin mo na lang na dahil dyan, may natutulungan ka. Isipin mo na lang na kaya mo ito dahil hindi lahat meron ito. Isipin mo na lang, kaibigan, na may pangarap ka. Dahil lahat ng pagod at sakripisyo natin ngayon, kaibigan, alam nating may magandang maidudulot din yan pagdating ng panahon. At kung maabot na natin ang ating pangarap, kaibigan, sana'y hindi tayo magbago. Marunong din tayong magpasalamat sa mga taong tumutulong sa atin, lalo na sa mga taong nakakilala sa atin nung walang-wala pa tayo, kaibigan. Dahil sila yung nagbigay ng inspirasyon. Sila yung mga naniwala sa iyo na kayang-kaya mong abutin ang pangarap mo. At eto, kaibigan, huwag na huwag niyong kalimutan ang magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa paggabay sa aking buhay. Maraming salamat sa mga proteksyon na binigay mo sa aking pagtrabaho. Alam ko, Panginoon, hindi mo ako iiwanan sa anumang pagsubok na darating sa ating buhay. Kaya God bless everyone, keep safe, and always pray. Bye!